Morning. Ngayong araw guys ay mag-update tayo station na kung saan ay a-update natin yung Victory Liner na kung saan ito nga po ay may mga biyaheng mga probinsya or yung mga biyaheng panorte. So subukan po natin ngayong araw na pumunta doon para i-update natin ang naturang bus company. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-subscribe ang aking channel. This is it guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at paki-hit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga ina-upload kong videos sa YouTube. Good morning po sa lahat. Good morning. Lalo na yung mga pasahero ng Victory Liner na kung saan po ay mag-update tayo ngayong araw. Dito po ako ngayon sa harap mismo ng Victory Liner. Try po natin na makita yung mga biyahe nila. So far may nakikita po akong dalawang bus. Biyaheng San Fernando po yung nakikita ko rito guys na bus. Dito po sa labas nila may signage na may biyahe na ang Cubao, Tarlac City, vice versa. Kasi ang mga tao rito guys, kaya mukhang walang mag-i-entertain sa atin dito sa harap. Seat number 1 nandito sa guard, mayroon siyang temperature check and hand sanitation. So ibig sabihin magti-temperature check kayo doon sa guard and then may hand sanitation. Unahan na yun guys. May mga pasahero na rin, magtatanong naman tayo kay kuya kung may mag-entertain sa atin. Try natin. Kuya, good morning. Ano po ang mga bagong ruta na ngayon sa biyahe rito? Kasi para malaman nung mga mananakay kung ano ang mga biyahe ngayon dito. Bawal po kami. Bawal? Ah, okay. Sorry, pahisya ka na. Oo, salamat. Hindi ko talaga ma-update. Kahit noong mga naunang araw ay mahirap po talaga rito. Kaya hindi ko to na-update guys. Nga sana ko kung ano ang available nilang biyahe. So far walang nagano sa akin, pinagbawalan ako. Ang mare natin gawin. Okay, guys, sa likod. Ito yung mga ano nila guys dito. Yung parkingan nila sa likod at ito yung mga bus nila guys. Maghahanap tayo na matatanungan natin na bus driver or bus conductor. Kuya, good morning. Ano po yung mga biyahe na rito ngayon na open bukod sa Baguio City na biyahe? Tarlac San Fernando, sir. Tarlac San Fernando. Pa sir, iba? Wala na po, yun lang po tatlo na yun. Requirements. Pag sasakay, halimbawa ako, sasakay ako papuntang Dao. Anong kailangan bago magkasakay ko? ID lang po, sir. ID. So, ID na taga rito ako o ID na taga doon ako? Paano? Yung residential po, sir. Ah, residential. Hindi pwede gagaya ko, taga Quezon City. Kunwari, hindi pwede pumunta doon. Hindi pwede pa rin, sir. Meron po tayong sinasabi nilang tourist time, yung tourist day. Mm-hmm. Once ay twice a week po 'yon yung tourist day. Kunyari, ito po ngayon, Biyernes. Opo. Nag-apply po kayo. Kinabukasan pa kayo makakaalis. Ay, booking ko 'yan, no. Schedule. Schedule po siya. O paano kuya yung mga bata or matanda, ano bang kailangan? Sa bata naman po 18 above. Kailangan pa ba ng travel pass sa mga bata para makasakay? Or di pa pinapayagan? 18 above lang po. Ganun pala 'yan. So, ang mangyayari kuya, terminal to terminal doon sa Dao. Ano? Doon sa Dao mismo or di diretso pa ng ibang ruta, wala na. Doon lang mismo sa Dao. Ay ko. Ay ko, yeah. So hindi pa pala totaling maraming biyahe rito, no. Pero nakita ko doon ng Tarlac City na schedule, ano ba 'yun? Wala pa yung Tarlac City na bumabiyahe. Wala pa po sir, hanggang Tarlac lang po talaga 'yan, yung terminal lang po nang. Eh doon nga sa terminal mismo, no. Dito lang po 'yan, hindi pa pasok sa loob eh. Sige kuya, salamat ah. Nga guys, may nakausap naman tayo. Medyo ano ba yan? Parang may kulang eh. Nung pag pumasok Tarlac City ang biyahe nila at mayroong Baguio akong nakita sa oras na alas 10 ng umaga. Oras pa rin po yan dito sa New York. Sa New York, Cubao. Kala ko nasa ibang bansa tayo, sa New York. Dito lang pala tayo sa New York, Cubao. Guys, antabay lang ha. Huwag po kayong mainip. At ginagawang ko ng paraan na si Tuit ay mayroon po akong maipakita sa inyo
or may update lalo na po sa mga kababayan natin na pauwi ng norte. So, kuya, good morning po. Ano po mga biyahe ngayon na open bukod sa Bagyo? Tarlac, sir. San Fernando. Tarlac at saka po? San Fernando. So, yan pa lang pong dalawang na yan, sir. Tapos, patating na San Fernando, Bulunga po. At tiyap-tiyap po pala ang biyahe, sir, no? Wala eh. Inong walang gobyerno, sir. Ay, kuya, ano pong mga requirements kaya kung sakali? Ay, di lang po. So, amat kuya. Dito na pa, ano sana ako kuya, papurtla sana ako sa Tarlac City. Meron tayo Tarlac. Ah, sige po, sana na lang kasi hinihintay ko lang yung jowa ko. At sasabay na kami papunta dun. Saan galing? Sa Manila po, Quezon City. Okay, salamat kuya. At least may nakausap na rin tayo, guys. So wala namang pinag-iba sa sinabi ni gwapong pugi na guard, sinabi ni yung gwapo rin na driver na biyahe nila is Tarlac City Dao, galing dito sa Cubao, dadaan ng Dao Terminal, terminal nila doon or yung Grand Terminal sa Dao Station, and then after na mag-drop po sila doon sa ano sa Dao Station ay pupunta na sila sa Tarlac Terminal. Kung naman pong magbabiyahe ng Olongapo City, ganun pa rin. So pagkaling dito sa Cubao, magdadrop by ng Dao Terminal o Dao Integrated Bus Terminal, then diretso na po ng Olongapo. So doon na po ang final destination. Na guys, ay inap na to sa inyo, pero don't worry po, at magbibigay po ako o maglalagay po ako ng contact number for more details para mas madali nyo pong maunawaan or maintindihan, ay maaari nyo pong tawagan ang mga ibibigay kong numero na ipa-plot ko po sa screen. Rin akong maaari pang ipakita bukod sa kanilang mga bus at bukod sa kanilang mga nagagandahang mga stewardess, mga gagandahan po ng mga bus nila, ay yan na lang ang maaari ko munang i-update. Ugaliin po natin guys na magsuot po palagi ng face mask at face shield para maiwasan po natin ang paglaganap ng COVID-19.